So, before I proceed, let me clarify yung... Kasi maraming naguguluhan dito sa pangalan namin ng aking anak. Ako si Elisa Ko, ang tunay kong pangalan ay Elisa. Sa birth certificate ko ay Elisa. Pero, bakit tinawag ako na Olga? Kasi, ang nanay ko, ang gustong ipangalan sa akin ay Olga. Dahil nang lumabas daw ako, bilog ang aking mukha. Kaya, oh, Olga. Kaya lang after 1 month, nang makita niya yung birth certificate na binigay sa kanya ng komadrona, ang nakalagay ay pangalan ng kanyang anak, Elisa. Eh, sa noon, hindi mo pwedeng baguhin pag hindi ka nagpakorte, eh magastos. So, ako ay Elisa sa birth certificate, pero Olga ang tawag sa akin hanggang sa matapos ako ng medisina, hanggang sa mag-practice ako ng medisina, ay ako ay si Doktora Olga. Ngayon, nung manganak naman po ako, dahil medyo elderly primey, nahirapan ako. So, blankong-blanko ako dahil ang dami kong nawalang dugo. Sabi sa akin ng nurse, "Ma'am, ano ba ipapangalan natin sa anak mo?" Eh, wala akong maisip na pangalan dahil nanghihina ako. Sabi ko, sige, lagay mo na lang dyan, Olga. So, kaya sa birth certificate ni Vice Gov ay Olga. Bakit siya naging Ara? Dahil ang gusto naman ni Gob, ang ipangalan ko sa kanya ay Conrada. Conrada dahil inang pangalan ng nanay niya. So, para for sure, dahil bata, ginawa kong Ara. Sabi ng nanay ko, sige, gawin mo na lang Ara para medyo millennial. So, kaya si Ara po ay ang tunay na Olga. Ako po ay ang tunay na Elisa. Kaya lang, mas kilala ko sa Olga at si Olga po mas kilala as Ara. So, yan po ang istorya ng buhay ng at pangalan ni Elisa at ni Olga at ni Ara. Anyway, I'd like to congratulate our organizers, first and foremost, under the leadership of our tourism officer, Buchoy Presado, and all the talents, the talented Mas Bateños. So, talagang makikita natin napakaganda at napakaraming talento na gusto po nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, kung gaano kagaling ang Mas Bateño. Now, at this point, paano natin maipakikilala sa buong Pilipinas at sa mundo kung gaano kaganda ang Masbate? So we have to show them our talents, our ingenuity and our innovativeness. So last year, may tinatawag, I attended the Orawa San Masbate. Doon po, we were able to showcase the talents of every Mes Bateño. Andun po ang painting, andun po ang mga food na kilalang kilala dito sa Masbate. And everybody was going gaga doon po sa mga produkto ng Masbate. Ito, I'll take this opportunity din po dahil sabi ho nung aming mga medyo hindi ho kaibigan, kami daw po ay negosyo, dili serbisyo. Ito po daw shipping company na tinayo po namin. Sa totoo lang po, ito po ay serbisyo. Negosyo man po ito, pero mas malaki po ang serbisyo
na ibinibigay po namin sa mas batenyo, lalong-lalo na po nitong pandemic. Ilang mas batenyo po ang empleyado ng co-shipping? We have more than 300 personnel. I remember then President Gloria Macapagal Arroyo. Bakit siya nagpagawa ng maraming ro-report? Bakit po? Because of accessibility. Bakit kailangan natin ng accessibility dito sa probinsya? Para po magkaroon ng economic activity. Ito po ang tinatawag sa economy ng pump priming. Kailangan magkaroon ng gastos dito na huwag lalabas ang pera. Dito maggastos hindi lamang ang mas batenyo, kundi lalong-lalo ng ang mga turistang lokal and international tourist. The more na mas maraming gumagastos dito sa loob ng Masbate, mas tataas ang ekonomiya ng Masbate. And this is pump priming. And this po ang ito po ang magiging dahilan din kung paano natin maipapakita ang talento ng Masbateño. We can show the world how beautiful is Masbate. Last week, may taga Cebu na naging bisita namin and pinasyal ko sila sa Palani and sa Aroroy, sa Tinigban. And como first time nilang pumunta, nakita nila kung gaano kaganda ang Masbate. And they will encourage more turista na pumunta dito. Now, sa pagpunta nila dito, sabi ko, andyan ang mga ro-report. So they can bring in their cars. Ito pong aking naging bisita ay medyo foreigner. Ito po ay isa sa mga mayayaman doon sa Cebu. And on March 4 or 5, parang ang grupo po niya ay pupunta ata sa Kawayan because of motocross. And then they will talk to governor para mag-sponsor dahil sila po ay may-ari ng mga jet ski. So, nakita nila na pwede pong magkaroon ng jet ski race dito sa atin sa probinsya. And they will encourage yung grupo nila na may mga jet ski na pumunta rito. Actually, habang umaalis po siya, papunta ng Cebu via Pulambato, Mintakto Pulambato, ipinagmamalaki niya ang kagandahan ng Masbate. And hopefully, the more we encourage tourism, the more we encourage people to come to Masbate, we will improve our economy. So it is right time that we Masbateños show our talents to the world. So, magandang hapon po at congratulations to all of you. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, Honorable Eliza Olga Tico, our future Vice Governor, palakpakan po natin. Talking about weaving resiliency, it will require us unison in a battle cry to meet the challenges and the hardship of this pandemic. And now, ladies and gentlemen, join us as we sing the Unity Song. Let's welcome Bobuano Antigo with No Rest for the Jokers and Salin Diwa Dance Troupe.
Now. While our performers are still getting ready, we would like to acknowledge our sponsors. Special thanks to Lee Huay III from Family Mart and of course the KBL Action Daragang Magayon. DSLR tapos GoPro. Ang GoPro mo magkano ba bakal mo sana? Sa budget ng train kasi ni. GoPro na siya. 9 drop. Low. Low. Ani mo ano DJI? Sir. Sabi mo sa ako na ito na yung mo drone na usan. Itong camera mo na binakal na sabi nito. Pound sa. Tapos nagbaka ka naman bakal. Sa. Sa. Okay. Once again, ladies and gentlemen, let's all witness the Bangon Turismo Tourism Jingle. Mas Pateño, mapangon kita para sa
kisses na kisses.